ating buhay para kapatid doon din sa aking pamilya at buhay ng niniwala na this year ay last round pa na blessing ang aming matatanggap at patuloy po kami magpapatuloy sa ating pag-ibig sa Diyos. Amen. Matthew 6:33, sabi po niya,
na cercare prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Ang Panginoon po ang magpala sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Samahan niyo po ako, ngayon po, at tayo po ay manandali ang manalangin. Hallelujah, Lord, we worship you, God. Lord, we honor you today, O God. Lord, we thank you, Lord, for this day, O God. For this is the day, Lord, that you have made, O Lord, and we will rejoice and be glad in it, O God. Lord, we are here today, O God, to honor you, to worship you. Lord, to give you thanks, O God, for you are good, Lord, in our lives, O God. Lord, aming na pong nabasa, Panginoon, yung salita, O God. I pray, O God, that envelope your servant, O God. Anoint him, O God, with a fresh anointing, O God. I pray, O Lord, that saturate him, O Lord, with your presence, with your anointing, O God. Lord, I pray, O God, that you will use him, O God, for your glory, Panginoon. Lord, I thank you, Lord, as I open, O God, my mouth, Lord, to speak your word, O God. Let your will be done, Lord, in this place, O God. I thank you, O God, for your anointing, for the wisdom that comes from heaven, O God. I thank you, Lord, that your word, Panginoon, will fall in a good ground, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, yung salita, O Diyos, ito po ay pagkain ng aming kaluluwa, Panginoon, at magrima, Panginoon, sa aming mga puso, O God. Lord, I thank you, Lord, that for a heart, a receptive heart to thee, O God, that we will receive, O Lord, your word, O God. Lord, naalis po kami sa lugar na ito, Panginoon. Taglay po, Panginoon, ang bagong kalakasan. Bagong, panibagong lakas, Panginoon. Taglay, Panginoon, na yung salita, Panginoon. Bagong kagalakan at bagong pag-asa, O God. Lord, you alone be lifted up, O God. Lord, you alone, O God, be glorified, O God. And you alone, O God, will be magnified, Lord, in this place. Lord, I thank you sa ginawa mo, Panginoon, sa aming pong pag-awitan, pag-narambahan. Lord, maging Panginoon sa mga pagbibigay po namin, O God. Maging Panginoon sa mga awitin na nagbigay po namin sa iyo, God. Lord, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan, O God. In Jesus' name we pray. Amen. You will be seated in the presence of the Lord. Amen. So, medyo mayroon po akong 55 minutes na pagsasalita. Kasi ang oras ay alas 12:05, mga kapatid. Katulad ng sinabi ko, mga kapatid, you are all invited. Huwag po kayong aalis, mga kapatid, dahil we celebrate the goodness of the Lord sa buhay po ni Tayo. Nung nakarating po, mga kapatid, ay ako po ay nangusap sa ganitong paksa, mga kapatid, na sabi po niya that God, ang Diyos, mga kapatid, nasa na yung paksa ko, mga kapatid, God wants to do a new thing in our life. Sabi nga po, mga kapatid, sa ating napag-aralan nung nakarang linggo, huling linggo ng taon, mga kapatid, that the promise of the Lord God do something new. God do new things sa buhay po natin sa 2018. Lagi po natin narinig, mga kapatid, the new year is a new beginning. New thing, mga kapatid. New hope ang ibibigay ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. So nakita po natin, mga kapatid, ang tatlong bagay na sabi ko nung linggo, mga kapatid, you need to change our focus and start looking ahead. At ang pangalawa, sabi ko niya, na we need to clarify our focus. At ang pangatlo, mga kapatid, we need to commit ourselves to God's plan. Na ating ibigay sa Diyos ang ating mga plano, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, ang ating mga layunin at plano ay magkakaroon po ng katuparan. So, magandang ito, mga kapatid, I want to speak to you in this topic, put God first. Unahin muna natin ang Diyos. Sabi po ng ating binasa, mga kapatid, sa libro po ng Matthew, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things
shall be added and to you. Unahin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian, sabi po niya, at ang lahat ng bagay ay maidadagdag sa iyo. I believe with all my heart, mga kapatid, 2018, mga kapatid, I believe that this is a right message for us today. Na habang tatahakin po natin ang 2018, mga kapatid, mahalaga na makita po natin, we need to realize, mga kapatid, na ang pinakamahalaga sa buhay po natin as we walk this 2018, mga kapatid, we need to put God first in our lives. Na mahalaga na kinakailangan na unahin muna natin ang ating Panginoon sa buhay po natin. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan sa libro po ng Juan, kapitulo 15, versikulo 5, mga kapatid, na sabi po niya doon, apart from me, sabi po ng ating Panginoon, you cannot do nothing. And I believe with all my heart, mga kapatid, as we face 2018, as we walk this 2018, panibagong pakikibaka, mga kapatid, that without God, mga kapatid, without Jesus in our lives, without the Lord na kasama po natin, mga kapatid, na tatakbo, mga kapatid, sa ating takbuhin sa 2018, wala po tayong magagawa. So ang pinaka-imilin, mga kapatid, ang pinakamahalaga, mga kapatid, na ma-realize po natin, mga kapatid, ang ating Panginoon, kasama po natin ang ating Panginoon sa ating pong pagtakbo, mga kapatid, sa 2018, mga kapatid. Katulad po ng ating text, sinasabi po niya, seek for the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added that unto us. Mahalaga, mga kapatid, we need to prioritize, mga kapatid. We need to have a priority in our lives, mga kapatid. Yan po ang naisip ng ating Panginoon na sa ating pong buhay, mga kapatid, bilang mananampalataya, ay hanapin natin muna ang Panginoon, ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhatian, at ang lahat ng bagay ay maidadagdag sa ating pong mga buhay. Ngunit ang ating laman, mga kapatid, at ang diablo, mga kapatid, ay ginagawa po nila, pilit po nilang ginagawa ang kanilang makakaya, mga kapatid, para hindi po tayo magtagumpay at para hindi po natin hanapin muna ang kaharian ng Panginoon. So, magandang ito, mga kapatid, may limang bagay o limang paraan upang unahin muna natin ang Diyos. Ang una, mga kapatid, kita po natin, sabi niya, give God the first day, first hour of the day. Amen? Ibigay natin ang unang araw, ang unang oras sa isang araw. In the book of Psalms, chapter 63, verse 1, sabi po niya, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul, my body longs for you in a dry land and a weary land where there is no water. Sa Tagalog po, mga kapatid, o Diyos, ikaw ay Diyos ko, hahanapin kita ang maaga. Kinauawag ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. So makikita po natin dito si Salmista David, si Haring David, sabi po niya, O God, you are my God. Ikaw, O Diyos, sabi po niya, ikaw ay yung Diyos ko, hahanapin kita ng maaga. Number one, mga kapatid, na paraan upang hanapin muna natin ang Diyos, o put that first in our lives, mga kapatid, ay ibigay po natin, give God the first hour of the day. Ang ibig sabihin,
Panginoon. Bagong hininga, mga kapatid, yung mga kapatid na bago po natin umpisahan ang araw, mga kapatid, ay unahin po natin ang Panginoon po, God first, mga kapatid, in what, mga kapatid, in prayer. Ang Diyos nagdanais po na ating fellowship. God is interested to our relationship, mga kapatid, but He wants us to have our fellowship. May pagkakaiba, mga kapatid, ang fellowship at relationship. Mayroon po tayong relationship sa Panginoon. Amen? Ang halimbawa, mga kapatid, si sino? Si, hindi ko maano yung pangalan. Si Sister Norma, I'm sorry sister, hindi kita nabagaan. Gagamitin ko po yung pangalan. They have relationship sa kanyang asawa na sa Pilipinas. Right? Tama ba ako? But they don't have fellowship because magkalayo po sila, mga kapatid. Amen? So maliwanag po, mga kapatid, ganyan din ang nais po ng ating Panginoon, mayroon po tayong relasyon sa Kanya and He wants us to have a fellowship. Hindi po ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay mayroon po tayong fellowship sa Kanya sa anong paraan? Sa pamamagitan ng panadalangin, pagpupuri, sa pamamagitan ng pagbabasa, mga kapatid, sa ating pong banal na kasulatan. Yun po ang nais ng ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. We have to fellowship. We want to talk to God. Lord, we thank you. Lord, we thank you for your love to me, for your goodness and your faithfulness. Mahalaga, mga kapatid, God wants, mga kapatid, ang ating pagdiin, ang ating quiet time, mga kapatid. God wants to intimacy, mga kapatid. Intimacy, mga kapatid. Ano po ang ibig sabihin po ng intimacy? Alam niyo po yung lubid, mga kapatid? Kung mayroon po yung lubid, mga kapatid, di ba yung lubid may tatlo? Di ba, umikot-ikot yun, nakatali, mga kapatid, at siglo-siglo? Ganun po, mga kapatid, God wants us to be close with Him. Sabi ko kanina na wala po tayong magagawa kung wala po ang Panginoon. So, mahalaga, mga kapatid, na sa atin pong paglakad bilang sa kanan ng Diyos, dahil ang hihiga po tayo sa middle process. Hindi po laging hallelujah ang 2018. Though the promise of the Lord will bless us, mga kapatid, but in our lives, mga kapatid, hindi po laging hallelujah at praise the Lord. May mga problema tayong mga maharap. May mga sinirali po tayo, mga kapatid. Ang maaway, babaguhin po tayo, mga kapatid. Ang mga aso, mga kapatid, tatahulan po tayo. At napakaganda yung nabasa ko, mga kapatid, kung kinahulang ka ng aso at huminto ka at pinatumo, you will stop in your walk with God. Kaya mahalaga, mga kapatid, meron po, mga kapatid, iba't iba na problema na mararanasan po natin because problem is uninvitable. Mahalaga, mga kapatid, tulad sa kayo, mahalaga ng pag-advise ng Panginoon to have fellowship. We want to talk to Him first. Kaya sabi ko niya, ibigay po natin ang isang unang-unang oras sa isang araw. Di ba, mga kapatid, kung nananalangin po tayo, mga kapatid, napakaganda po yung ngiti po natin. Napakaganda yung bagong sigla, mga kapatid, na nararanasan po natin. Because the Bible says, Psalms chapter 16 verse 11, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. And in His right hand, mga kapatid, there is pleasure forevermore. Kaya kung umpisan po natin, napupunta po tayo sa presensya ng Panginoon sa ating pagdiig, mga kapatid, sa ating pananalangin, mga kapatid, makikita po natin bagong kalakasan, bagong kagalakan, mga kapatid, because the presence of the Lord ay naranasan po natin, natayo sa mga selokano, naranasan po natin, when we worship God, Lord, we thank you, we honor you today. Di ba malakas ka? Kahit mabigat yung trabaho mo, may galak ka dahil pumunta ka muna sa presensya ng ating Panginoon. So yun po ang una, mga kapatid, na makikita po natin na sabi mo niya, 2018, give God the first hour of the day. Ang pangalawa, mga kapatid, na paraan para unahin natin ang ating Panginoon. Give God the first day of the week. Hindi lang oras sa isang araw ang bibigyan po natin, kundi sa
Isa lang ang alam ko na
Di ba? If we consider, mga kapatid, your husband, your wife, your children, mga kapatid, bago ka mag-desisyon, ay italong muna, yan po ang consider. Di ba? Hindi po yung magpapadala ka na bago mo sasabihin sa kanya. Di ba, mga kapatid? Hindi kayo umiinit. Kasi, di ba? Yun po ang consideration. We need to consider, sabi mo niya, God, Lord, this year, mga kapatid, mayroon po akong layunin. Gusto ko pong magtrabaho ng 10 oras. But the Lord wants, mga kapatid, did you consider me? So, ang consideration, consider, mga kapatid, consideration, every decision, kung may balak ka, kung may layunin ka, mga kapatid, you need to pray. You need to ask God. Huwag kang manahan lang sa iyong emotion, sa iyong sarili, mga kapatid. If you want a decision, mga kapatid, you ask the wisdom that comes from the Lord. Ang sabi ko, mga kapatid, ng Santiago, kung nagkukulang kayo ng kaalaman, ask God, and He will freely give to you. Consideration, if every decision, let us consider God in every decision we make. Kaya nga sabi ko ng Psalms chapter 37 verse 23 and 24, ang lahat ng taong matuwid ay itinatag ng Panginoon at siya ay nasasayahan sa kanyang lakad. Bagaman siya nabuwal, siya ay lubos na hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Sabi po sa English, mga kapatid, God ordered the step of a righteous man and woman. Many times we regret in our decision. Pinagsisisihan ko, nakilala ko si Sister Judy. Sometimes we regret because we could not consider God. Kung minsan, nasa bulangan na tayo. Nasa sabungan na tayo, mga kapatid. Lagi tayong nasa sabungan. Alam niyo po ang ibig kong sabihin? Kalayan ni Palo. Dahil, mga kapatid, we could not consider God. Ano po ang kalooban mo, Panginoon? Kasi, Panginoon, Coca-Cola, it comes. Kaya, nabighari ako. Diba? But if the Lord's will not consider, mga kapatid, kahit maging cook in can sa darating ng Panginoon, masaya pa rin ang ating kong pagsasama. God will order our step, mga kapatid, ang lahat ng layunin po natin, plano natin pag-uwi, mga kapatid, plano natin sa buhay, if we consider God. Panginoon, ikaw po yung laging nasa gitna po namin sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa hanuman, mga kapatid, sa ating trabaho. God will order our step, mga kapatid. At ang pang-apat, mga kapatid, makatid na po. At ang ministro. Give God the first portion of your faith. Ha? Parang both itong points na ito. Sabi mo niya, itigay sa Diyos at unang bahagi na ating mga kinikita. Usahon. Alam niyo, bilang lingkod ng Diyos, ito po ang napakahirap. Ituro o ibahagi, mga kapatid, ng isang manggagawa o isang alipin ng ating Panginoon. Ngunit ako po, mga kapatid, ay hindi po natatakot na ituro, mga kapatid, dahil we believe on the Bible. Hindi po tayo, mga kapatid, tayo po ay kung gospel na tinatawag. So hindi ko po yung pipiliin, mga kapatid, ang aking ituturo. Na kung masakit po para sa akin, ay hindi ko po ituturo. Ituturo po natin ang lahat ng nilalaman ng banal na kasulatan. So sabi ko niya, mga kapatid, give God the first portion of your faith. Giving, mga kapatid, our tithes is one way to show our love to God. Giving our tithes, mga kapatid, is one way to show our trusting with God. Showing our trust in our finances. We are giving to God, mga kapatid. We are acknowledging that He is the source
have. Giving our tithes, sabi po niya, to the Lord is one way to show, to portray, or to show our obedience to God. You know, if we talk about obedience, there is no half obedience and partial obedience. If partial and half obedience, that is equals disobedience. Because obedience is obedience. Wala pong partial, wala pong kalahati, mga kapatid. If we talk about obedience to God. So, sabi ko kanina, giving what belongs to the Lord, we are showing our love. Yun po ang ebidensya ng pagmamahal mo sa Panginoon. Madali pong sabihin ng I love you sa ating asawa, ngunit kinakailangan ang ebidensya. Nasaan yung bulaklak? Nasaan yung ebidensya? Nasaan yung chocolate? Kahit yung madali pong sabihin, pag nagulat ka, I love you. But, sabi mo niya, give God the portion. In the book of Leviticus, chapter 27, verse 30, sabi po sa Tagalog, lahat ng ikapo, maling binti, upunga ng halaman, ay nakatalaga kay Yahweh. Ito'y banal sa Kanya. Mahalaga, mga kapatid, na malaman po natin, makita po natin, ang ating palang ikapo ay banal. If we give our tithes, this is a holy that we are giving to God. Nasabi niya, our tithes is holy before God. If we want to be, na if we give what belongs to the Lord, we are giving Him a holy act of worship. In the book of Exodus, mga kapatid, chapter 23, mga kapatid, verse 19, bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord. Not, sabi ko niya, the extra, not the leftover, God asking the first fruit and the best, mga kapatid. Sabi ko niya, bring the best of the first fruit. So mahalaga, mga kapatid, na makita tayo, sabi niya, ang mga pinatauna ng mga unang bunga ng iyong lupa. In Genesis chapter 4, mga kapatid, verse 3 and 4, mga kapatid, mayroon po ditong istorya ni Cain at saka ni Abel. Di ba sabi po ng ating Panginoon, give the first fruit, yung unang bunga. At ang ginawa po ni Cain, mga kapatid, namitas na lang. Marahil, hindi po yung magandang bunga ang binigyan niya. Nung nakita niya siguro yung bunga, bunga ng teapakot, o ano pa man, sana sa ano pa man, ibinigay niya at inihandog niya sa Panginoon. But Abel, mga kapatid, ang ginawa po ni Abel dahil mayroon siyang kahayuan, mayroon siyang alagang mga hayop, mga kapatid, kinuha niya yung panganay, yung unang anak, na ito po, mga kapatid, ay maganda. Nagtaragi na kating kay imasan ng ginawan sa bilan ng natin. Yung maganda ang ibinigay niya at inihandog niya sa ating Panginoon. Ang pagkikita natin, sabi ng walang nakasulatan, hindi po, mga kapatid, tignan ng Diyos ang handog niya at ni Cain. At ang tinignan niya at inaludan niya ay yung handog ni Abel. So mga kapatid, if we give to God, it's not the leftover or right over or extra, mga kapatid, let us give the best. If we talk about giving to God, we are giving the best because He gave the best for us. Sabi niya, bring the best of the first fruit of your soil. So makikita po natin, sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 9 and 10, honor the Lord with your wealth. Sabi po niya dito, mga kapatid, parangalan mo ang Panginoon ng iyong pinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong hanim. Sa gayon, sabi niya, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga lilisan ay aapaw ng bagong alak. What a promise of the Lord! Kung minsan gusto lang natin, mga kapatid, yung verse 10 na sabi niya, sa gayon, mapupuno. But we could identify po natin yung susi po, mga kapatid, yung verse 9 na sabi niya, honor the Lord with your wealth. Mahalaga, mga kapatid, na magkita po natin, sabi niya, give the portion of your bread.
to the house of the Lord. Hindi po na sinabi, mga kapatid, to the house in the Philippines. Alam niyo po sa Pilipinas, mga kapatid, pagkaalim nila, mga kapatid, yung kanilang palay, mga kapatid, dinadala po nila para yung para sa Panginoon sa church. Hindi po nila dinadala dito sa Italia. Nakita kayo, pinanis? Yung pala, hindi po. Kaya sabi ko lagi natin narinig, kung umain ka sa McDonald's, hindi ka magbabayad sa Jollibee. So makikita po natin dito, sabi mo niya, and the book of Malachi 3:10, mga kapatid, sabi mo niya, bring all the old types in the house of the Lord. At ang the promise of the Lord, sabi niya, he will rebuke that devourer. The promise of the Lord, he will open the floodgates of heaven, the windows of heaven, mga kapatid. Nasabi niya, sasawain niya ang mga mananamal, ang mga sisira sa ating pinagkakakitaan. Kaya sabi mo niya, let us honor the Lord with our well, anuman ang tinatangkilin po natin. We need to honor God. That's why I'm always saying to my son, honor God. Anuman ang matatanggap mo, yet siyuro man, mga kapatid, na allowance mo, honor God. And I believe the Lord, mga kapatid, will honor you. Honor means God will bless you. At tunay nga po minsan, napakahirap kong ibigay sa Diyos ang para po sa ating Panginoon. But as in our spiritual walk as a husband and wife, mga kapatid, we continue to honor God. Dumating po, mga kapatid, ang paglalakad po namin na nasa wilderness kami, panahon po ng pangangailangan. But the Lord is good and faithful. Faithful, mga kapatid, He will touch someone. He will supply, mga kapatid, all our needs according to His riches and glory. Madali pong i-claim, mga kapatid, Philippians 4:19. But mayroon ba tayo, mga kapatid, awag ba natin yung susi, mga kapatid, that give the first portion of your faith? I hope na pangalawang bisis kong sasabihin, tatamayan niyo ulit ako mamaya. I share this, mga kapatid, because I believe that the key to prosperity, mga kapatid, is to honor God. Lahat po ng pinagkakakitaan po natin, dahil He is our source, He is the source of everything, mga kapatid. Kung wala po tayo palakasan, hindi po tayo makakapagtrabaho at papunta po tayo sa pag-uwi. Ang panguli, mga kapatid, na makikita po natin, putting God first, mga kapatid, give God the first place in our heart. Ibigay natin sa Diyos ang unang lugar sa ating mga puso. Palaga, mga kapatid, that ibigay natin, sabi po niya, we will need to give God the first place in our heart. As a believers, as a Christian, mga kapatid, Jesus is the number one of our heart. Siya po kasi yung nakaupo sa trono ng ating mga puso. God is the number one of my life, mga kapatid. Number two lang si Sister Julie. And if you talk about ministry, mga kapatid, God first. Not ministry is the second. God first and family is the second, mga kapatid. Then ministry. Hindi po God first and ministry, mga kapatid. If we want to be successful in ministry, God first and family and ministry, mga kapatid. Yun po ang sistema. Na kahit yung una po natin ang Diyos, kung pinapabayaan naman natin, mga kapatid, ang ating pamilya, you will not be successful, mga kapatid. God and family and ministry. Kaya sabi ko ng Proverbs, sabi niya, give God the first place. Sabi ko ni Harry the Rage, mga kapatid, my son, give me thine heart and let thy eyes observe my ways. Anak ko, sabi ko niya, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Sa lahat ng ginagawa po natin, mga kapatid, God
looking in our heart. Let us give our heart. Put God first. Dapat may lugar ang Diyos sa ating pong mga buhay. Mayroon dapat tuwang ang Panginoon sa ating pong mga puso. If we love God, sabi po ng Matthew 22 verse 37, love the Lord your God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. If we love God with all our heart, mga kapatid, mind, our soul, strength, mga kapatid, if we love God, umahal natin ang Panginoon ng buong puso, buong kalakasan, buong pag-iisip, at lahat, mga kapatid, we can do, mga kapatid, yung apat na binanggit ko. If we really love God, mga kapatid, there is no reason why we don't do, mga kapatid, the first four things na binanggit ko. Kung mahal mo talaga ang Panginoon, hindi ka mahihirapan na gawin yung apat na naunang puntos po natin, mga kapatid. Let's all stand. Hallelujah. Sa ang limang paraan. Five ways to put God first. Naibahagi po, mga kapatid, ang limang paraan, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, ang ating text, sabi po niya, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. This 2018, mga kapatid, if we seek God first, if we put God first, mga kapatid, God will put other things in a proper place. Ilalagay ng Diyos ang bawat mga bagay sa tamang lugar, mga kapatid. If we want to see and experience the awesomeness of God, the greatness of God in our lives, mga kapatid, put God first. Ano po ang inuuna natin? Alam ko po mayroon po kayong kangarin. 2018, mga kapatid, you have a desire of your heart. And that's good, mga kapatid. Maybe your desire is to experience the favor of God. You will experience the greatness of God in the area of finances. Kasama po natin sa pagtakbo sa 2018. And I believe with all my heart, mga kapatid, if you seek God first, if you put God first, mga kapatid, you will be never last in the race, mga kapatid. Because you will obtain the goodness of the Lord, the favor of the Lord. At I believe, mga kapatid, marahil darating man ang wilderness, mountain sa buhay po natin, ang Diyos pa rin, mga kapatid, ang daming nandyan, natutulong pa rin sa atin. I believe God, 2018, mga kapatid, is a prosperous year to each and every one of us. But the message of the Lord today, for you and for me, is put God first. Whatever decision we make, whatever decision we take, whatever mistake we go, mga kapatid, put God first. Ask God to help us para makamtan po natin ang ating mga layunin sa buhay. Lord, we thank you, Lord, for this day, O God, for reminding us, O Lord, that
habang tatakbuhin po namin ang 2018, mga kapatid. Bagong New Year, bagong taon sa aming buhay, mga kapatid. I thank you that you remind us that we need to put you first in our lives, in every decision we make. Lord, na makita na ibinigay mo sa amin, Panginoon, you remind us, O God, na sa lahat ng desisyon po namin sa aming mga buhay ay uunahin ka namin. And I believe, mga kapatid, Panginoon, na ako'y naniniwala na ang lahat ng bagay ay may idadagdag sa aming pong mga buhay. Lord, tulungan mo po kami sa aming pong paglalakbay sa 2018, Lord. Natunay nga po, O Diyos, na sinasabi mo sa iyong salita that apart from you, God, we cannot do nothing. But I thank you, God, for your promises, O Lord. That as you said in Philippians 4:13, O Lord, we can do all things through you who strengthen at us, O God. Dahil kasama ka namin, Panginoon, we have fellowship everything to you, O God. Lord, makakayanan po namin anumang klaseng problema, anumang klaseng unos, anumang klaseng suliranin, anumang klaseng pagsubok sa buhay po namin, O God. Lord, I thank you because we can do all things through you who strengthen us. Lord, hindi ko po alam ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak sa umaga nito, God. But you know their heart, O God. I speak blessing for every family in this place, O God. Lord, I thank you, Lord, that as they seek for you, O God, you will bless them, O God, in every area of their lives. I speak blessing to them in their job, in their employer, mga Panginoon. I thank you, Lord, na makikita po nga nila, O God, ang iyong kababalaghang bagay, kadakilaang bagay, Panginoon, sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya, O God. Lord, we thank you and we honor you today. And Lord, we give you praise and we give you honor. Hallelujah, Lord. Hallelujah.